Hello Sir Vince, tumatanggap ba sila ng factory worker dyan at magkano po sahod? High school grad lang po ako. They make 34,542 as of September 2021. Yun yung average ha. At meron po akong BF dyan sa US. Ito, real talk, edi pakasalan mo na yung BF mo. Fiancé visa, mas mabilis pa yun. Diba? Tapos 3 years lang citizen ka na dito. Hello, what's up guys? So today ay Halloween party. Career na career. From head to toe. So yun ang aking nabit na nga ulit tong mga tombstone na yan. Tapos ayan, binalik ko na ulit sa dyan kasi 1 week tinanggal ko eh. Kasi baka masira yung bintana, sinabit lang namin. Tapos itong pagagamba effect, nandun pa rin. Tapos ito, inayos ko lang ulit, nilagyan ko lang ulit ng mas maraming tela. Ito yung mga tombstone. Ito pa iba. Tapos kagabi, ayan, nilagyan namin ng sapot-sapot yung pinto. Oh, ha, ha, ha. Boogie boogie, boogie boogie. I'm coming to get you. Check it out. Happy dark, creepy Halloween to you. Are you excited for the sinister events about to unfold? If not, you are in the wrong place. Halloween always puts me in a frantic mood. Wow. 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 Hello ka sa mga pamilya mo sa Pilipinas. Hello po. Hello po. Kamusta po kayo dyan? Wow. Yan. Uy, sino may dala nito kayo? Kaya guys, yan. Wow, ang galing naman na ito. So, doon lagyan din namin ng sapot-sapot ako gabi. Mag-sorry ka, mag-delay. Sorry po, delay. Medyo tipid. Tagtipid daw siya. Hello. Hello, what? Halloween, bro. Yan, ah. Ano yan? Okay, let's go. Proper place. Okay, guys. Let's take a picture. Picture, bro. Napapanood kayo ng mga pamilya niyo sa Pilipinas! Oh my God! Pagdilan sa ukatay na wala ka na sa labi, meron kahati. Gusto kita na mapasakit. Kung pwede lang masabi sa kanya, kita na kami at lagi makaibig. Shoutout nga pala sa sugat ko ba? Yeah.
Hey guys, welcome back to my channel. Ako po si Vince para sa mga bago lang napadpad dito sa channel na to. So I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So I make different videos about my journey here, yun nga yung mga buhay Amerika at mga Filipino living the American dream content. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button. Or kahit hindi ganun naman, sana supportahan mo, diba? Please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So, normally I upload Wednesdays and Saturdays around 6 to 7 PM Manila time. Tapos sinasagot natin yung mga comments doon sa latest video. Kaya without further ado, gagawin na natin siya ngayon. Unahin na natin to si Lynn Aberin. Hi po Sir Vince, pwede po kaya ako kumuha ng working visa puntang US? Ex-abroad po ako from Saudi, 3 years and a half. At meron po akong BF dyan sa US. Siya rin po ang may gusto na pumunta ako dyan. Siya po ang magiging sponsor ko sa lahat-lahat. Sana po ay makatanggap ako ng sagot. Salamat po. Thanks sa tanong, Lynn Aberin. Sa ito, lilinawin lang natin. Ha? So, yung pagkuha ng working visa, hindi naman siya ganun kadali. Makakakuha ka ng working visa is if pagpinitisyon ka ni employer for a working visa. So, kung wala kang employer or wala kang job offer, hindi ka makakuha ng working visa. Hindi ko lang alam kung pwede ka kumuha ng working visa without job offer or employer. Let me know guys sa mga nakakaalam. Pero ang alam ko talaga is kailangan mo ng employer na magpipetition sa'yo para magkaroon ka ng working visa. Tapos sinabi mo namang meron kang BF dito, tapos siya yung magiging sponsor mo, siya yung gusto niya pumunta ka dyan, siya gagastos ng lahat-lahat, eh di mag-tourist visa ka na lang. Kasi di ba ano bang purpose ng travel mo? Kasi yung working visa, main purpose is yun nga, mag-work ka sa isang employer. Bilang gusto mong bumisita dito to see your BF, edi mag-tourist visa ka. Pero kung ayaw mo ng ganung route, eto, real talk, edi pakasalan mo na yung BF mo, fiancé visa, mas mabilis pa yun. Diba? Tapos 3 years lang citizen ka na dito. O di buwang. Ganun. Simon Alpha, Boss Vince, may Red Horse at MP pa dyan sa US. Bro, meron. Merong Red Horse at MP. Pero sa dami ng alak dito, grabe. Ang sasarap ng mga alak dito, parang hindi na ulit ako nakainom ng Red Horse at MP Leche. Pero nakakamiss yung lasa ng Red Horse. Though naisip ko pa rin, tanda ko pa din yung lasa niya. At yung MP, MP Lights, or yung Emperador. Pero yun, to answer your question, meron dito nun. Medyo pricey lang. Emil Santa Ana, yo Kuya Beans present! Livestream na ng horror games. Tinry ko yung demo ng ano, basta nagtry ako ng demo ng horror game sa PS5. Grabe, kakasimula pa lang, parang atakihin na ako, hindi ko kaya yung gano'n. Pero ang saya eh, siguro kaya ko kapag may daylight, pero pag ganitong gabi, parang dance ko kaya bro, ang scary bro. So yun guys, nagla-livestream ako ng mga games. Sorry naman, medyo hindi pa ako masyado marunong mag-stream kaya ang pangat ng quality pag-stream ko. Pero anyway, I'm just chilling out. So yun, go check it out, Asian Beans, so sa YouTube and Facebook. Kobe Bryant, the GOAT? Hello Sir Vince, tumatanggap ba sila ng factory worker dyan at magkano po sahod? High school grad lang po ako. Pwede po ba ako dyan? Hehehe, maraming salamat po, God bless. Of course, tumatanggap naman sila dito na kahit anong work. Wala naman discrimination dito. Teka lang, tignan natin magkano ba yung work ng factory worker salary. Dito na lang sa amin, sa Illinois. So sabi dito, as per salary.com, yung mga warehouse worker or yung mga factory worker nga, they make 34,542 as of September 2021. Yun yung average ha. Pero yung range typically falls between 29,556 and 39,493. So that's how much a warehouse worker make in a year. Kobe Bryant. So tignan natin magkano yun per hour, Kobe Bryant. 34,542, yun yung average. So 34,542, i-divide natin by 52 weeks kasi 52 weeks in a year. And then if you're going to work 40 hours per week kasi yun naman yung regular. So that's $16.60. So $16.60 an hour. So okay na yun, at least dito sa amin sa Illinois. Siyempre sa ibang state mayroong matlaking per hour. Pero huwag kayong masisilaw sa ganun. Minsan kasi guys, malaking per hour nila doon pero palagi natin iisipin yung cost of living. Mahal yung gas, mahal yung tax, yung grocery, yung presyo ng bahay. So, ganun din sa. Kasi marami akong na-meet at na-encounter na sinasabi nila. From ibang state ha. Ang late naman ng per hour mo, ganyan-ganyan. Pero ang ganda ng work mo. Tapos paano kayo nakabili ng bahay, ganyan. Tapos yung ngayon na-explain ko, siyempre, coming from a financial analyst perspective. Wow, feeling! Pero hindi, seryoso. Ganyan nyo kasi meron tayong tinatawag na cost of living.
sa inyo nga ang laki ng per hour niyo, pero yung mga presyo naman ng bahay napaka parang twice ng presyo sa amin. So ganun din talaga siya, guys. Kaya hindi siya doon nagmamatter sa how much are you making per hour. Siguro kapag kayo nagdi-discussion, pag dito kayo pare sa katira, kunyari sa Chicago kayo pare sa kukwentuhan kayo, doon nyo pwede i-compare kung ano yung mas okay na salary. Pero kunyari, parehas kayong, let's say lang ha, parehas kayong warehouse worker dito sa Chicago and then let's say sa California, baka magkaiba kasi iba nga yung cost of living. Gets? Tapos high school grad lang po ako, pwede po ba ako dyan? Oo, karamihan ng work dito nakita ko high school graduate yung requirements o yung qualification, kaya huwag ka mag-alala. Carl Peter Villarosa, magandang araw sir. Ask ko lang po kung anong agency kayo nag-apply, if meron po. And gaano po katagal or kabilis? Planning to apply po US EB3 visa po. Thank you, stay safe. So thank you sa question, Carl Peter Villarosa. Pero I suppose siguro bago ka sa channel na to, no? Madalas kong binabanggit to sa mga previous vlogs. So if meron kang time, sana ma-binge watch mo yung mga previous vlogs po. Pero yun, kung may time ka lang naman, and please subscribe. Going back to your question, anong agency namin? Wala kaming agency. Pero nung nasa Pilipinas pa nga lang kami dati, nung first time mag-apply ni Commander, sa agency yun, hindi lang kami natuloy. Kasi that time, medyo natagal lang kami, hindi sila masyado sumasagot. Pero marami rin kaming kilala na through agency, nandito na silang lahat ngayon. So, depende rin talaga. Meron talaga mga agency na mabilis silang kumilos, or depende rin siguro sa takbo ng processing dito sa Amerika. So, I guess depende rin talaga sa pagkakataon. So what we did was, nag-hire kami ng immigration lawyer and then siya yung kumilos, tapos kami, ini-email lang niya kami kung ano yung kailangan na documents, ganyan-ganyan, if may kailangan na bayad. So yun, kaya medyo pricey din kasi medyo napabilis, tapos kinda hassle-free bro. And gaano katagal or kabilis? All in all, kung wala yung agency, 3 years lang, pero all in all kasi may 1 year kami inantay sa agency noon eh, 4 years talaga. Tapos, planning to apply po US EB3 visa. Same, naka EB3 visa kami. Go watch my previous vlogs, bro. Thank you. Dexter Jokson, good evening, Sir Vince. I'm 16 years old. I have a question. So, how much the green card that need to going in the US for easy to... Wait. How much the green card that need to going in the US for easy to find work in US? Please answer, please, for my future of my life and my family. Okay. So ito, lilinawin lang natin guys. Yung green card, hindi naman siya basta-basta ina-apply kung wala kang petition. So magkaka-green card ka is if magmamigrate ka dito, kapag pinetition ka through employer or nung family mo. Kasi dalawa yun, merong family base tsaka merong employer base. Kung gusto mo mag-work dito, maghahanap ka syempre ng employer na magbibigay sa'yo ng job offer. And then sila yung magpa-process nun para mabigyan ka ng working visa. So ganun yun. Kaya Dexter Jokson, huwag kang mawawala ng pag-asa. Hanap-hanap ka lang. Kung gusto mo talaga mag-work dito, punta ka sa iba't ibang websites or marami namang agency din. Nasa Pilipinas ka ba? Maraming agency sa Pilipinas na ha-hire ng mga, yun nga, kababayan natin Pilipino, tapos working visa dito. So, yun. Jassis, hi Vince, pwede ba malaman kung saang Chicago suburb kayo nakatira? Any thoughts about Naperville? Gaano katagal kayo nakaalis ng Pilipinas after makapasa ni Mrs. ng NCLEX and makahanap ng employer? Lastly, you mentioned na 8K to 90 USD na gastos nyo sa processing. Yung agency ba yung naglakad nun o kayo mismo? Thank you. So medyo nasagot ko to kanina. Ulitin lang natin, linawin natin. Saang Chicago suburb kayo nakatira? Any thoughts about Naperville? So hindi ko sasabihin nasang exact part ako ng Chicago suburb. Para na rin privacy at security kahit pa paano. Pero ito na lang clue, sige. Pero ito sinabi mo, any thoughts about Naperville? Ito na lang clue, sobrang lapit ko sa Naperville. Any thoughts on Naperville? Mahal sa Naperville. So, mahal yung property tax sa Naperville. Medyo upscale talaga siya na Chicago suburb. Yun yung thoughts ko doon. Mahal yung property tax. Upscale, ano siya, suburb. At okay din sa Naperville, maganda yung downtown nila. Diverse din kasi nakita ko, madalas kami doon, hindi kami nag-grocery. Gaano katagal kayo nakaalis ng Pilipinas after makapasa ni Mrs. ng NCLEX? If I'm not mistaken, 2015 siya nag-take ng NCLEX. Tapos, 2019 kami nakaalis. So, nung 2015 pa lang nag-NCLEX na siya. Lastly, you mentioned na 8K to 90 USD na gastos nyo sa processing. Yung agency ba yung naglakad nun or kayo mismo? So, hindi yung agency naglakad nun yung 8K to 9K yun. Kasi if mag-agency ka, hindi aabot ng 8K to 9K yung gastos nyo. For sure, hindi talaga. Maliit lang ang alam ko. Kami yun mismo, through immigration lawyer. Aaron Lampas, hello po Kuya Beans! I just wanna share na nagiging routine ko na po yung panonood sa mga vlog nyo po. Uy, salamat Aaron.
You are truly inspiring and motivating person po. Uy, salamat, bro. Aww. Kuya Vince, ask ko lang ano yung masasuggest nyo na course na related sa demand na work po dyan. By the way po, I'm 18 years old po and next year po kasi I'm going to become a freshman. I hope na masasagot nyo po. Ito sabihin nyo ng bias ako pero isa lang talaga yung sinasabi ko, mag-nurse ka. Parang yun yung kind of job na hindi mawawala sa sirkulasyon. Kasi di ba lahat naman tayo darating sa point na kailangan natin ng tulong ng ospital. At sa lahat ng ospital, ang dami talagang nurses. So, kung pwede ka naman mag-doktor, pero mag-doktor ka, medyo matagal kasi yung taon. And based sa question mo, gusto mo makapunta dito, eh syempre, ano ba yung pinakamabilis na way para makapunta ka dito? Is, yun nga, mag-nursing ka. Kasi kunyari guys sa akin, kung ako lang mag-isa guys, hindi ako makapunta dito kasi nasa banking and finance industry ako eh. Hindi ko alam kung mabibigyan ako ng green card. Yun nga ng immigrant status, baka nga working visa lang mabigay sa akin. Kung ako lang mag-isa, baka mahirapan pa ako. Kasi hindi naman ganun ka-intimate yung work ko. Unlike sa mga nurses talaga, grabe talaga yung demand nila kung yun yung pinag-uusapan natin. Tapos ito, share ko lang ha. Ito ang mga kapitbahay namin dito. Kasi bagong neighborhood nga to, so dito sa hilera namin. Halos lahat sila nasa healthcare industry. Parang kunyari kapitbahay namin, nurse din siya, tapos yung asawa, banker din. So parang kami lang din ni Commander. Tapos itong kapitbahay namin, nurse practitioner siya. So, doon palang makikita mo na kapag nasa healthcare ka, medyo secured yung future mo. Feeling ko ha. So, yun yung masasuggest ko talaga sa'yo, Aaron. Kung yun talaga yung goal mo is mag-work at mag-migrate dito sa Pilipinas, mag-nursing ka, tapos yun nga kuha ka lang siguro ng mga 1 to 2 years or actually nga kahit 1 year experience, then mag-apply ka na kahit agency or immigration lawyer. Papunta dito, makapunta ka dito. That's it for today guys. Thank you so much for watching this video. At kung tinapos mo yung video na to, again, maraming salamat. Thank you din sa mga naglapag ng comments at sa mga hindi ko nasagot sa mga comments today. Thank you pa din. Nabasa ko lahat yun. Kung bago ka sa channel na to, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka every time may bago tayong upload. Again, nag-upload ako Wednesdays and Saturdays around 6 to 7 PM Manila time. And also guys, please follow me on my social media accounts at ang aking gaming channel at ang gaming page, YouTube, Facebook. It's Asia and Beans. So, nag-stream po ako dyan. So, normally nilalaro ko Fortnite tsaka COD. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Peace!